Lumilikhang Kapangyarihan, January 11. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ay ginawa ang mga langit at lahat ng mga hukbo nila sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Awit, Kabanata 33, Talata 6. Ang malikhaing kapangyarihan na tumawag sa mga mundo upang umiral ay nasa salita ng Diyos. Ang salitang ito'y nagbibigay ng kapangyarihan. Ito'y lumilikha ng buhay. Bawat utos ay isang pangako na tinanggap sa pamamagitan ng kalooban, na tinanggap sa kaluluwa. Daladala nito ang buhay na isang walang katapusan. Binabago nito ang likas at muling nililika ang kaluluwa ayon sa larawan ng Diyos. Kaya ang buhay na ipinagkaloob ay itinaguyod sa gayunding paraan, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Mateo Kabanata 4, Talata 4. Ang tao ay mabubuhay. Ang isipan, ang kaluluwa, ay natatag ayon sa kung ano ang ipinapasok dito. At nasa atin ang pagpapasya kung ano ang ipapasok dito. Nasa kapangyarihan ng bawat isa ang pagpili ng mga paksang ookupa sa mga isipan at huhubog ng karakter. Sa bawat tao nagkaroon ng pribilehiyong basahin ang kasulatan, sinabi ng Diyos, "Kahit isulat ko para sa kanya ang aking kautusan, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman." Hosea, Kabanata 8, Talata 12. Jeremias, Kabanata 33, Talata 3. Ang salita ng Diyos, gaya ng karakter na may akda nito, ay nagpapakita ng mga misteryong hindi kailanman lubos na mauunawaan ng mga taong may katapusan. Ngunit nagbigay ang Diyos sa mga kasulatan ng sapat na ebidensya ng kanilang banal na otoridad, ang kanyang sariling pag-iral, ang kanyang karakter, ang pagiging totoo sa kanyang salita ay itinatag sa pamagitan ng patotoong umaakit sa ating kaisipan at ang patotoong ito'y sigana. Totoo, hindi natin inalis ang posibilidad ng pagdududa. Ang pananampalataya ay dapat nakaatang sa ebidensya, hindi sa pagpapakita. Ang mga nagnanais na magduda ay may pagkakataon, ngunit ang mga nagnanais na makaalam ng katotohanan ay nakasusumpong ng sapat na dahilan para sa pananampalataya. Wala tayong dahilan para pagdudahan sa salita ng Diyos dahil sa hindi natin pagkaunawa sa mga misteryo ng kanyang paglalaan. Sa natural na mundo, tayo patuloy na napaliligiran ng mga kahanga-hangang bagay na hindi natin maunawaan. Dapat ba tayo magulat kung makasusumpong din tayo sa espiritual na mundo ng mga misteryong hindi natin kayang arukin? Ang kahirapan ay nakasalalay lang sa kahinaan at kakitira ng isipan ng tao. Ang mga misteryo sa Biblia na napakalayo sa pagiging argumento laban dito ay kasama sa mga pinakamalalakas na ebidensya ng pagiging banal na kinasihan ito.